I have a question. Meron ka bang project during this quarantine season na may ginawa ka during the quarantine season that your future self would thank you for, that your future self would benefit? Meron ba? Kasi ako, napasobra ata kasi nag-renovate ako ng room at yan ang ikikwento ko sa inyo this episode. So, story time! What's up mga bros and mga sis, mga brethren, mga sister and mga karar! So, balik tayo sa question ko kanina. Meron ka bang nagawang project during this quarantine season that your future self would benefit or would thank you for? Kumbaga, 3 months from now, 6 months from now, yung future self mo papasalamatan ka dahil ginawa mo ito ngayong quarantine season. Be it pag-workout or learning a new skill, nag-aral ka magluto, mag-bake, or nag-renovate ka ng kwarto para magamit sa Zoom calls at online shows. Ako kasi, that's exactly what I did. Story time. So I'm gonna share about how I transformed my old little boy room into this industrial slash makeshift studio slash bachelor room. Something modern and medyo mature na siya. So one afternoon habang nagsuscroll sa YouTube, meron akong nakitang video na room makeover siya. Low budget pero ang ganda na kinalabasan. So sabi ko, pwede ko rin gawin to. Pagsasadula. Sinasabi naman nila, baka may mga bagay pa tayong hindi nagagawa or hindi pa natin nalilibot yung buong bahay natin. Baka may pwede pa tayong gawin doon. Kaya naisip ko, sabi ko, baka pwede, no? Baka pwede kong i-renovate yung kwarto ko. It's also time. And if you've seen my old vlogs, dito sa room ko, makikita mo na yung kulay niya is color blue and then my layers na different tones of blue. And it's very much pangbata, I would say. Well, syempre, kasi yung kulay na yun, talagang request ko nung bata pa ako. Sabi ko, gusto ko color blue, maraming color blue. Tapos may Winnie the Pooh pang carpet. O, di ba pangbata talaga? But then I just didn't bother fixing it or i-renovate ko kasi hindi naman ako nagtatagal talaga sa kwarto ko. And dumating din yung time na nag-condo ako sa Manila because I was doing full-time theater. Kaya yung place ko nasa Manila, nasa condo. Kaya minsan na lang umuwi dito sa Laguna. Pero nung umuwi ako and no choice because walang shows, walang theater shows, walang work, I had to go back here in Laguna. This is how my room looked like. So ganito yung itsura niya. Ayan o, yung kama dito, hindi pa matching. Then ang daming nakasabit ng mga gamit dito. So yung work area ko, this was my old accent wall. Yan yung nakikita niyo sa TikTok. May nakaaway na saksak! And yung cabinet ko, again yung kalat. Clutter, maraming mess. Hindi siya conducive for working. Tambayan ng mga labahan. Pwede pa siguro. Magulo. And since nakanood nga ako ng video, sabi ko, gusto kong i-renovate. Gusto kong baguhin man lang to. Sabi ko, I want to change the color of my wall. Hanggang sa hindi na wall ang change ko. Buong kwarto na. And since na-share ko nga na may mga opportunities na mag-host ako ng online shows, so nung nakapag-decide ako mag-renovate ng kwarto, sabi ko, I want something na magagamit ko para doon. Kumbaga may makeshift studio baga. Kasi may mga ilaw din naman ako dito, so pwede ko siyang magamit. And naisip ko, I want something that would represent me, something that would show my personality. Basically, pag nakita ko yung kwarto ko, sabi ko, ah, kwarto ko to. Ako to. Ganun. Tabingin pa natin. Yeah. Tabingin pa. Yan. And medyo na uso-uso yung industrial, diba? So sabi ko, eh, gusto ko industrial din. So I went to Pinterest. Gumawa ako ng sarili kong mood board. Basically, nag-scroll lang ako ng mga industrial rooms and then kinulit ko sila and then kumuha ako ng mga styles na alam ko and sa tingin ko nga parang bagay ito sa kwarto. Sabi ko gusto ko ng L-shaped workstation, shelf, colors. Nakita ko yung similarity na very neutral, very gray, darkish, and then wood, plain lang. And may place ako na clutter, na magulo lang. Isang wall na magulo lang. Balik-uli natin to. So then, I started the renovation. Wala kami kinuhan labor. Ako lang, si Mama, isa naming kasama dito. Kami lang nagtulong-tulong para ayusin yung kwarto. So we started renovation. Pintura dyan, pintura dito. Oh, and actually, isa sa pinaka
tito achievement ko ay yung gumawa ako ng table. Sariling table. So, bumili ako ng materials. And then, ako mismo yung gumawa ng table. Nagpokpok at nagdrill at nagkakalyo-kalyo ang kamay para lang sa table. Na proud naman ako. Hindi ako kumuha ng labor because I wanted to put my own touch. Gusto ko rin yung sariling sikap ba. Gusto ko rin may personal touch ako doon. Pinaghirapan ko so I know my value. Ganun naman talaga. Pag pinaghirapan mo and then binigay mo yung sarili mo doon, mas tumataas yung value nun sa'yo. Mas na-attach ka doon. And something very personal. Hindi yung pinagawa mo lang, hindi yung ibang tao yung gumawa, tapos ikaw ay napinabang. Tama naman eh. Pinaghirapan mo, so mas tumataas yung value sa'yo, mas tumataas yung attachment mo doon. And that was something that I wanted for this room. Kaya naman, I think without further ado, a deer, a female deer. Haha, bad joke. So after a week or almost 2 weeks of renovation, natapos na rin. Excited ako kasi gusto kong i-share yung transformation room ko from this to this. Proud din ako sa naging itsura ng room. And anyway, ito na yung room tour. Let's go! Authorized personal only. Pero alam nyo guys, ito kasi yung kwarto ni Kuya Neo or ni Neo Rivera. So, today, tutour niya tayo. I guess, authorized tayo tonight. So, tao po. Sarado na. Authorized personal ka ba? Welcome to my room. Come in. Welcome to my room. Nag-wonder kami, parang yung mga videos mo lately, ang ganda kasi ng production value. So, excited na makita yung kwarto mo. Ano bang ginagawa mo dito? Tinanong mo ako, tanongin na kita, bakit parang naiihi yung boses mo? Start with the future. First, when you enter, you'll see how plain the wall is. It's like, Bakit kita yung sobrang plain lang ito? Na-envision ko kasing, na-envision kong room is something that is industrial, something na muted and neutral lang yung color. So, naglaro ako sa grays, mga wood, and metal, of course. And dun lang talaga iikot yung theme ng ating room. When you enter, makita mo, plain lang to. And kung mapakas yung mga butas-butas ba dyan, it's because ang dami dito nakasabit before. Yung mga, alam mo, mga damit na hinubad ko lang na gusto ko pang isutuli bukas. Yung gitara, dito lang nakasabit. Yung mga sinturon, yung mga, dito lang nakasabit lahat. Kumpul-kumpul lahat yan. And I just wanted it out. Sabi ko, no! No more. May mga bagay talaga na. On our right, we will see na retain yung mirror. Kasi, one good reason. Naka-attach na kasi pala siya. Kala ko kaya kong tanggalin. Yung pala, naka-glue na talaga siya. Nakakabit na. Kaya sabi ko, no choice. Dito lang din talaga yan. Dito, tong area na to, this is my zen area. Gusto ko meron akong plantito. At naririnig din yung aso sa labas. Kaya meron tayong plants dito and meron tayong pa bamboo sticks. Kung makikita nyo, meron tayong wood din na stool. Gawa to ng tatay ko. Ginamit ko lang. Ang ganda naman po. Ang galing naman ng tatay nyo. Saan pa pa magmamana yun? Hindi sa tatay niya. Oil burner. Kasi gusto ko yung room ko mabango. Lalo lang natin yan. Yon! This is my zen basket. Lighting fixture. Pailaw. And I've decided to just keep it. Lahat dilaw. And yeah, pailawin natin lahat para mas maliwanag ang buhay. Maliwanag ang buhay. Basta kasama mo si Lord sa iyong paglalakbay. Push! Next, to frame na to. This is a DIY frame. Ano yung may touch ko, ganon. Or yung pinaghirapan ko. So, ngayon pa lang, I'm really proud to say na labor, hindi kami nagbayad. Kami yung gumalaw nito. Something that you'll be proud of also pag ikaw yung mag-renovate ng room or something that you will create on your own. So, yun lang, share ko lang na ito. And on our right, dito naman tayo sa bed. Simple lang yung bed. I kept my old bed. Wala na yung headboard. Daming gamit, daming nakapatong. Sabi ko, kailangan na talagang alisin to kasi it just takes too much space. Hindi ko na ma-maximize yung kwarto ko. Hindi ko na napawisan na ako guys sa asong to. May mga bagay talaga when it takes too... Diyan lang kayo. Okay na, kinakasap ko na.
na tayo? Ang laki ng space na nati-take up niya, hindi naman siya nagagamit. Diba parang sa life lang, pag may mga bagay talaga na it takes too much space, yung galit, yung bitterness, yung ines, kailangan i-dispose mo na kasi parang wala rin naman siyang mabuting idudulot sa puso mo. Then here, you can see the aircon. Then ito, alam niyo yung nabibili sa Shopee. Sabay-sabay tayo magsabi. Thank you, Shopee! You know, some black accents dito sa wall na to kasi from here to there. Sa wakas, mga bros at sis, na nahimik na kaya rin ako naging busy and main reason kung bakit natigil ako sa pagbablog is I did shows, theater shows like Pamilya Maleta, the recent Joseph the Dreamer with all the signatures of the cast. Tama mo, hanapin yung signature ni Sam Concepcion dyan. So yun, may idadagdag pa ako ditong dalawa. May Dirty Old Musical and The Quest for the Adarna. Apat na productions na nagawa ko for the past year. So, sobrang special lang niya because it is something that I almost gave up on. Yung dreams ko pagdating sa theater. Dream ko na makatungtong sa entablado at mag-perform. But it's just so amazing how God really transformed it. Kaya naman kung may mga dead dreams kayo sa mga buhay nyo na parang, Lord, baka wala naman kasi mangyari. Let this be a testimony or a proof that your dead dreams, your dry bones can come to life as long as you just declare and just hold on to what God has promised you and just hold on to Him. Anyway, yun, kaya ang gandang reminder lang din niya sa akin na parang yung akala kong wala ng pag-asa, natupad pero with flying colors, you know. Hindi to biro, ah. Alam mo yun? Ay, bago ka matulog, ako ganyan, ah. So, titignan mo talaga. Thank you, Jesus. Praise God. So continuous lang natin, tutuloy lang natin yung mga pa-plant-plant dito sa may plant team dito sa corner na to since bare din siya doon and maraming mga kable. Welcome to the most amazing part of my room. I would say memory wall kasi lahat ng mga nakasabit dito, lahat ng mga nakalagay diyang design, hindi lang siya basta clutter, hindi lang siya basta-basta. Ang display lang. Yung bang hindi ko siya binili sa department store para lang i-display. Lahat 'to nagre-represent ng moments sa buhay ko. Bintana lang talaga siya. Iniisip ko ano ba kailangan kong gawin sa bintana. Ayoko naman siyang takpan. So pinintahan ko siya ng itim. Ayun oh. Initially wala talaga alam ko anong gagawin, hindi ko alam ang gagawin dito. Then, noong declutter na ako ng gamit, ang dami ko pa lang memorabilia. Kasi may ano eh. Tawag doon, may sentimental value. Yun! May sentimental value siya sa akin. Ah, buti na lang. Buti na lang! Hindi ko alam magsa-start. Ang dami nito. Like, let's say, Michael Jackson. Pagdating sa performing, ultimate fan ako nito. Isa to sa mga taong nilulook up ko hanggang ngayon when it comes to performing. Kung ako nag-look up dito, ito ang pinaka nilulook up natin sa buhay. Kung wala to, wala ako dito ngayon. Kung wala to, wala tayo dito ngayon. Kung wala to, wala tong kwarto na to. Kung wala to, walang redemption. So, praise Jesus! Gusto ko to i-share sa inyo. Itong picture na to, simple lang siya, cardboard na may picture ng Broadway. But it's something that my pastor, yung nag-disciple sa akin, binigay na nagpunta siya ng New York. Sabi niya, Neo, I'm so proud of you. Continue to be faithful and diligent. More breakthroughs are coming. Don't limit God as a father. The world is our stage. This is going to be your stage. And ito yung picture. And not someday, hopefully, by God's grace. May ganun, vision board. Diba? I would say that this is my memory vision board. Joseph the Dreamer, of course. Australia, since this is my favorite destination, lumilipad pa ako. And I'm sure lahat kayo na-miss to. Na-miss nyo to. And yun, ID ko nandito. Oh, Gio, focus ka naman. Oh, Gio. So, ginakalang na-redeem din niya nila. And ito, program ng very first musical ko. Autograph ng mga batikang chair people. Here, games lang natin sa taas. Yung gitara na hindi ko naman talaga ever nagamit. Well, isa lang. What's next? Dinosaurs because I love dinosaurs. Mga script nandito. Books, half of it na basa ko na, half of it hindi pa. Ito yung pinaka-favorite ko. Pinakauna kong book na nabasa, Ego is the Enemy, then Chase the Lion. Then of course, here, I have my TV, your TV, and everyone's TV. Lahat ng pwedeng isabit, i-display, ikabit, dito natin ilalagay. And I'll just keep all the walls clear. Dito lang lahat. Para pag tinignan mo siya isang buo, iba-iba man siya,
parang it all works together. Yung mga moments natin sa life, no? Iba-iba yung mga experience natin sa buhay, iba-iba yung mga naranasan natin. Some are good, some are bad, pero when you step back and look at it in a wider perspective, it works. Clutter siya, pero it somehow works. Every time tinitingnan ko to, I'm just reminded of how amazing God is in my life and kung paano niya ako na-transform from where I was. Sana may ganun din ako nagre-read with you ng room, something that would represent you. Not just the entire room, pero something that would remind you ng journey mo. Now, kung titingnan nyo pala, floor natin, wood element siya, vinyl. Pero kahit vinyl lang to, pumili ako ng design na pagmumukhang legit wood naman siya since we're also medyo tight din sa budget, so iniisip ko rin yung budget. And syempre, nilagyan ka na lang din ng carpet ni Mama. Guys, take to yun. Pero kahit dark tong area na to, may light. Yung nasa dark place ka or kahit nasa feeling mo nasa kadiliman ka, always remember that there's always light. Yun lang, here, dati guys, ang daming nakalagay dito. Ang dami talaga, punong-puno. Now, talagang inalis ko siya. Tinapon ko na rin yung iba na wala talaga. Yung mga containers na wala ng laman, hindi ko alam ba't ko pa tinatago. Wax, lahat ng essentials nandito sa drawer na to. And here, mga accessories ng lotion. Accessories, lotion. Mga pabango, bracelet. And this is something special also. This is from India. And ito, closet. Before sobrang puno to ng damit na lahat ng or mga gamit that is of wala nang purpose, wala nang gamit, only takes so much space. Alisin na natin, cause what I've learned, you have to make space for new things, new people, new events in your lives. Up here, lahat studio equipment ko, lahat ng ilaw, mga stand, tripods, ring light, cable, nandito na sa taas. Kaya lahat ng studio equipment ko nandito. Because itong area na to, itong block na to this area, I wanna welcome you to my studio. Well, hindi naman talaga siya studio. Study area with my light. Sabi nga nila, find your light. My light found me. God found me. Speaking of light, kita niya yung design. It's very industrial, metal. Ito, ginastos ako talaga. Sabi ko nung nakita ko to, kahit parang sabi ko, kulang na lang luro ako si Mama para bilhin niya. So anyway, back to the studio. Sabi ko, gusto ko kasi space na magagamit ko talaga for work. Yung space na magagamit ko for online shows. Pwede siyang mag-makeshift into a studio. Pag nandito ako sa area na to, yung focus ako sa work, hindi ako madidistract. Ang sarap lang magtrabaho. It's a space really dedicated for something. One word. A space that has purpose. Ah! That I'm really proud of, guys. Itong end table na to, nagkapaltos-paltos kamay ko dito. Then L-shape siya para mas marami lang yung malagay. And here, saan ba ako magsistart? So, here, tripod dito ko nilalagay yung phone ko pag may live stream speakers. Alam niyo ibig sabihin nito? Alam niyo? Nice. Wala, cameras na. And humidifier. This, I just keep it right next to me. Right next to where I work. Alam nyo na yan! Sabay-sabay tayo mag-devotion. These are basically my journal. So, you know, mga usap namin ni Lord. So, itong part na to, lagyan lang ng tripod since makeshift studio nga itong area na to. Ito, guys, may pasabog to. Itong NR na to, sana naman kita yung NR talaga siya. No, kasi may iba talagang hindi nakakabasa. No reaction. Guys, grabe, lahat ng woodworks dito, gawa ko. Pati itong shelf na to nga pala. Ah, made it! And mga retaritaso lang yan. Sabi ko gusto ko lagyan ng logo yung room ko. 3, 2, 1. Oh! Halika dito. Balik tayo dito. Patayin muna natin ang ilaw. Boom! Pabir house na ito. Sunday worship. Close lang lahat ng lights. Tapos nagpi-play ka lang ng worship song. Ah! Old, kasi ilang taon na rin to sa akin. I used this mic
to record those songs, and hanggang ngayon gumagana pa rin siya. So ginagamit ko to every time my live stream ako or online shows. And dito na! Sa studio, sinasabi ko gusto ko makeshift siya soft boxes from Chappy. Salamat, Chappy! Para may pailaw lang tayong ganyan. So this is how it looks, no? Pag ginagamit ko yung ilaw and my backdrop. You know what? That ends my room tour, and so grateful that I was able to do this because hindi ko akalain that opportunities would come in this season, lalo na ECQ, and something that I'm so grateful for kasi mas nag-flow yung trabaho. With this room, it helped me, like, provision siya from God, hindi lang siya pampapakul. It has to have that purpose. Paano siya makakatulong sa inyo? Paano siya makakatulong sa season mo ngayon? Paano siya magiging benefit sa'yo? Uso naman talaga ngayon yung makeovers. Uso ngayon yung renovate and pag-room tours. Before you start that project, before you start that makeover, I guess this is a challenge, or ask nyo na lang yung self nyo, para saan yung makeover? Would it help me serve my purpose more, my mission more? Because this room helped me share God's word through the online shows, reach more people. I guess this room helped me get back on my feet sa YouTube. Again, thank you guys for watching. Maraming salamat po sa pagnood. Sana na-enjoy nyo naman yung room tour and sa mga pag-share-share natin on the side. Maraming salamat po. And don't forget to like, comment, share, subscribe. If you just wanna say anything, comment lang guys sa baba. Always remember to smile, always be happy, good guys, and tayo lagi. And I'll see you on the next video. Bye!